Just in! Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos ang kanyang mabigat na anunsyo ngayong araw patungkol sa issue sa West Philippine Sea. Dito mo talaga makikita kung gaano ka-effective ang mga moves ni BBBM. Hindi yung basta-basta lang na desisyon at talaga namang pinag-iisipan mabuti ang kada galaw na bibitawan niya. Hindi lamang yan mga kababayan, dahil naglabas din ng executive order si BBBM para sa ikakatuwa ng lahat ng Pilipino. Grabe ang mga balita ngayong araw ng Lunes mga kababayan. Very interesting at talaga namang kaabang-abang. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ma-corner ngayong araw ng mga media personalities para sa mga maaanghang na tanong patungkol sa West Philippine Sea. Muling nanindigan ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagamit ang Pilipinas ng mga water cannon sa sasakyang pandagat ng Pilipinas na katulad ng ginagawa ng mga Chinese Coast Guard laban sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa kaunlaran ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang ambush interview sa sideline ng Governor-Owned or Controlled Corporation o GOC Seasday sa Pasay City, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na ibababa ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag nang tanungin kung aaprobahan ba niya ang panukala na magbigay ng water cannon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas bilang tugon sa mga agresibong pag-atake ng Chinese Coast Guard laban sa mga sasakyang pandagat ng bansa. Nanindigan ang Pangulo na patuloy na ipagtatanggol ang Pilipinas ang mga karapatan sa suberenya at suberenya nito sa lahat ng diplomatikong anyo. Matatandaang gumamit na naman kamakailan ang mga Chinese Coast Guard ng water cannon sa jet stream pressure laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa regular na humanitarian mission sa Baho de Masinloc. Bagamat binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi gagamit ng anumang offensive weapon ang Pilipinas laban sa sinuman, sinabi niya ang huling bagay na gagawin ng gobyerno ay ang itaas ang tension sa West Philippine Sea. Mr. President, good morning. Good morning. Nais po ng Kongreso na amyendahan ang rice tariffication law to allow the NFA to sell cheap rice in the markets. Will you support this initiative and will you certify it as urgent? Yes, it is something that has come up that we are so that the ang problema kasi kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay at wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tariffication, sa NFA charter at saka sa rice tariffication law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. So that's what we are going to do. Will you certify the bill as urgent, sir? Yes, I think it justifies an urgent certification. Thank you. Thank you. Next question, Tuesday noon. Tuesday. Good morning, Mr. President. There you are. Sabi po ng Department of Education na isubmit na raw po sa office po ninyo yung recommendation para sa mga panukalang ibalik yung calendar, school calendar, gawin na pong June ulit yung pasukan as soon as possible. Ano po ang tugon nyo po dito? Well, of course, hiningi ko yan sa DepEd and I ask Inday Sara to give me already a concrete plan because mukha naman, hindi na tayo kailangan magantay pa at mukha naman kailangan na at I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are canceled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan ng kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. Yeah, I think it will be better for the kids. Will this be implemented by next year na, sir? Hopefully by next year, yes. By next year, matatapos na. Last question, Maricel Halili. Hi sir, magandang umaga. Sir, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaot. Will you give the go signal on that, sir? No. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea.
And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons, dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why hindi tayo, wala tayo. All we do is pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarsh, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put any kind of cannon on our ships. Thank you, Mr. All right. Samantala, sinabi naman kamakailan ni West Philippine Sea spokesperson Comadre Jade Tarilla na tama ang guidance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag patulan ang pag-water cannon ng mga Chinese Coast Guard sa mga Philippine vessel. Ayon kay spokesperson Comadre Tarilla, hindi daw ipoprovoke ng Philippine Coast Guard ang China, at kung gagayahin daw nila ito sa pag-water cannon, ay wala na din daw ipinagkaiba ang Pilipinas at China Coast Guard na pinapahamak lamang ang mga tao sa loob ng mga magkabilang barko. To know your reaction with regard to the statement released by Senate Minority Leader Coco Pimentel. He said na dapat daw po yung PCG, may kakayana daw pong bombayin yung barko ng China. Dapat daw po yung standard equipment na yung kanyon ng tubig kasi daw po tigataboy tayo ng intruder. Standard naman talaga na meron tayong firefighting na water cannon equipment. Dahil ito yung pang-responde ng Philippine Coast Guard sa mga pagkakataon na may sakuna sa barko, para hindi magkasunog sa mga barko, no? But as to the intention of the good senator na tayo mismo makikipag-water cannon tayo, I responded to this question of the other media personalities before. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, the guidance of the president is very clear. We should not be provoked of all those bullying activities of China. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila, no? For a deviant Coast Guard organization such as China Coast Guard that endangers the lives of people on board, no? Na gumagamit ng water cannon para manakit, hindi para magligtas ng tao, ano na lang ang difference natin sa kanila? I would like to believe that the President is correct, that his guidance to the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines for us to deal with them professionally and not to be provoked of all those bullying tactics and provocative action of China should be the way to go, unless the National Task Force West Philippine Sea is going to give us another changes or amendment of operational details. Samantala, sa kabilang balita naman mga kababayan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-streamline ng proseso ng pagpapahintulot para sa mga infrastructure flagship projects upang mapabilis ang kanilang pagpapatupad sa mga ito. Sa 4 pages ng Executive Order No. 59 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang pangangailangang palawakin at i-update ang infrastruktura ng bansa para makamit ang makabuluhang pagbabago sa ating ekonomiya. Sinabi ni Pangulong Marcos na kasalukuyang may 185 infrastructure flagship projects na inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA. Dagdag pa ng Executive No. 59 na nais pasimplihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkuha ng permit at proseso ng mga infrastructure flagship projects para mapabilis ang implementasyon ng mga ito. Batay sa EO No. 59, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangang mapalawak at mapa-update ang mga infrastruktura para sa pagbabago ng ekonomiya at pag-unlad ng ating bansa. Ang katutusan ay ibinaba ng Pangulo para lahat ng ahensya ng gobyerno, local government unit at government-owned and controlled corporation na naglalabas ng mga lisensya, clearances,
permits, certification o authorization na kailangan para maaprubahan ang mga nasabing proyekto.